Ang isa po na palaging itinatanong sa akin, sa tagal po nang nandito po ako sa simbahan, kahit unbeliever pa lang ako, yung madalas na naririnig kong tanong sa mga pastor, at nung ako po ay nagpastor na, ito po ang isa sa pinakamadalas na tanongin sa akin. Bakit namatay yung pinagpe-pray ko? No? O bakit hindi nasasagot ang prayer ko? Eh, tatangkain po natin yung sagutin yan. May mga reference po akong ibibigay sa inyo at sa tulong ng Panginoon, pipilitin po nating masagot yan. Bakit namatay yung pinagpe-pray ko? At bakit hindi nasagot o nasasagot ang prayer ko? Ay pagdating po sa kamatayan, meron po akong limang bagay na dahilan bakit hindi nasasagot ang prayer, bakit namamatay yung pinagpe-pray natin, no? Eh, isa-isayin ko po ito, no? Unang-una, sumuko siya. Ito po ang isa sa pinaka naobserbahan ko, yung pong nananalangin na gumaling ay sumuko na. Kapag ka po kasi sumuko na ang isang tao, yung siya mismo ay sumuko na, wala na, no? Kahit na yung nagpe-pray ay palaban pa, wala nang magagawa dahil igagalang po ng Diyos ang desisyon ng isang tao. Ang nakalagay po sa Biblia, sino mang lumapit sa akin ay kailanman hindi ko tataboy. Meaning, kapag nandun yung paglapit ng tao, hindi itataboy ng Panginoon. Ibig sabihin, yung kagustuhan niya yun, whosoever will, yung will mo ang mahalaga sa Diyos. Meron pong mga nakalagay po dito sa Hebreo na may mga tao po napapatay na. Pero nag-offer po ang Diyos sa kanila na ililigtas sila. Pero sila na mismo ang nagsabi na ayaw na naming iligtas mo kami. Gusto ka na naming makita. At ginalang at nirespeto ng Diyos yung desisyon na yun ng mga taong yun. Kaya nga, ang una na nakikita ko pong dahilan bakit namatay yung pinagpe-pray natin, no, ay dahilan sa sumuko siya. Ang pangalawa po dito, no, under pa rin ang number one, ay sumuko na yung nagpe-pray. May mga pagkakataon po na naimbitahan po ako, kami, sa prayer para ipag-pray yung tao, yung magulang niya o yung anak niya. Pero pagdating namin doon, ang bungad sa amin ng magulang o nung tao na nagpatawag sa amin ay nakaredy na siya na kunin ang anak niya. So, paano pa yun? Kung siya mismo ay sumuko na, para saan pa ang panalangin? Naalala ko po yung time na ako po ay naimbitahan sa isang hospital, pinapupunta ako. Dahil yung isang kasama natin ay malala na. No, na agaw buhay na daw siya. Kinausap po sila ng doktor na ipatawag nyo na yung pastor nyo o nung pari nyo para bindisyonan yung katawan habang buhay pa. Hindi po ako pupunta. Pupunta ako doon para mabuhay yung miyembro, hindi para ihanda ang kamatayan. No. Eh, mabuti po yung mga kasama ko po doon at mismo yung pasyente ay hindi sumuko. Kaya ngayon, hanggang ngayon ay buhay pa siya. No? At ang pagkakaalam ko, mga 3-4 years na ito, buhay pa siya. Bakit? Kasi hindi sila sumuko. Ang pangalawa po ay huli na para ipag-pray siya. Ang number one ay sumuko siya. Pangalawa, huli na para ipag-pray siya. May mga pagkakataon po na minsan nasasabi ko po doon sa miyembro natin na kumusta si tatay mo? Kumusta si nanay mo? Kumusta yung kapatid mo? Kumusta yung tiyahin mo? Pero, nasasagot nila ay okay lang, okay lang. Hanggang sa pabalik-balik sa isip ko to, ang sasabihin ko po sa kanya, pakicheck mo si tatay mo, pakicheck mo si nanay mo. Hanggang sa pagkaraan po ng mahabang panahon na kapipilit, chinek nila. At nung huling tinanong ko, ang sabi ko, kumusta sila? Ang sagot po nila ay may nararamdaman ngang sakit si tatay o si nanay. At nung pina-check nila, natagpuan po nila na third stage cancer na pala yung nararamdaman ni tatay at o ni nanay niya. Ngayon, paano mong hahabulin ito?
May mga pagkakataon po nagigisingin ka ng Diyos o ipapaalala sa iyo, palaging nabalik sa isip mo si tatay, si nanay o yung isang mahal sa buhay. Sinasabi ng Diyos, hindi mo alam, ipanalangin mo na. Pero lumipas ang mahabang panahon, nagkulang tayo, hindi natin na ipanalangin ito. At ngayong alam na natin ang sitwasyon, tsaka tayo mananalangin, usually, huli na. Hindi na masasagot yung prayer dahil paano mo pang ilalaban. Kasi kung pwede pang habulin yan, ay yun yung time na sinabi sa inyo ng Diyos na manalangin ka na. Yung time na yun, hindi pa huli. Nakalagay po sa Biblia itong araw ng kaligtasan, no? At sa araw na dumating sa iyo ang salita ng Diyos, huwag mong tigasan ang puso mo. Naalala ko po ang isang pagkakataon na meron po akong napag-pray sa isang church natin, at habang nakalayans po ko, naramdaman ko po yung espiritu ng kamatayan doon sa nagpapa-pray. Anong gagawin ko? Eh nararamdaman ko, minsan nakakatakot po o nakakahiya na sabihin na habang pinagpe-pray mo, ikaw na espiritu ng kamatayan, lumayas ka sa taong ito. No? Pero sa iyo pinaalam ng Diyos, kailangan mong gawin. Ang nangyari po, pinag-pray siya, ako nag-pray, na pinalayas yung espiritu ng kamatayan, pero alam kong hindi pa tapos. Ang ginawa ko po, pagkatapos po nung service na yon, pinatawag ko po yung mga anak dahil nandun din naman sila. Ngayon, kinausap ko na ang sabi ko, huwag kayong magagalit sa akin, huwag kayong ma-offend, pero nararamdaman ko ang espiritu ng kamatayan sa magulang nyo. Alam niyo po, sila mismo nagsabi, ang sabi nila, Pastor, nararamdaman din namin yan. Hindi ko alam na nararamdaman nila. At mismo sila ang nagsabi sa akin na napapanaginipan po namin ang aming magulang na nasa kabaon. At hindi lang ako, kahit yung mga kapatid ko, napapanaginipan nila na may kabaon sa bahay. Anong ibig sabihin ito? Sinasabi na pala sa kanila ng Diyos na ipanalangin na yung magulang nila. Pero praise the Lord, ginawa po nila ito, nahabol po namin, at hanggang ngayon, I think 3 years na, yung magulang nila ay nagpapatuloy pa rin. Bakit? Kasi hindi dumating yung huli na. Number 1, yung sumuko siya o yung nananalangin sa kanya. Number 2, huli na ang panalangin para sa kanya. Isa pong bagay na napakahirap ito, na paano mo hahabulin na alam mo na malapit nang mawala yung mahal mo sa buhay. Sa ating po mga Kristiyano, hindi po kaila o hindi itatago ng Diyos kung ang isang mahal natin sa buhay ay kukunin na. No, kung magiging sensitive po tayo, 2 years bago kunin ang taong yun, ay sasabihin na kagad ng Diyos sa'yo. Bakit? Hindi po kasi ang Diyos, style niya, ang sorpresa. No, kahit ang rapture, hindi niya sinasabing bigla na lang akong darating. Ang sabi niya, matagal na, 1,000 taon na, sinasabi niya sa atin, maging mapagbantay kayo. Darating siya na parang magnanakaw sa mga unbelievers. Pero sa ating pamilya, pinauna na niya, pinaalam na niya, na siya ay malapit nang dumating. Kaya hindi sorpresa. No? At ang pangatlo po na dahilan ay maaring time na, panahon na. Alam niyo mga kapatid, isang bagay ito na may mga tao po na nasubukan ko pong ipag-pray, pero nandun po sa loob ko may bumubulong, may nagsasalita na nagsasabi hindi na siya mabubuhay. Bakit? Kasi binigyan ko na siya ng extension. No? Pinahaba na ng Diyos yung buhay niya, binigyan na siya ng dinagdagan na ng maraming taon, at ngayon ubos na yung extension na yon. Kaya time na. Alam niyo mga kapatid, si Hezekiah ay kalooban na ng Diyos mamatay dito sa Biblia. Pero alam niyo po ba, hindi siya sumuko. At ang sabi niya, Panginoon, naging matapat ako sa iyo. At dahil doon, dinagdagan pa ng Diyos yung buhay niya ng 15 taon. In-extend pa ng Diyos yung buhay niya. No? Maari tayong makiusap. Maaring mabago pa natin ang isip ng Diyos. Katulad sabihin natin sa judgment, yung darating yung paghukom, hindi mo mapipigilan ang paghukom, pero pwede mo itong i-delay. Pwede kang makiusap sa Panginoon. At ang advice ko po sa inyo, kapag kaya meron po kayong mahal sa buhay na andun na yung pahiwatig na kukunin siya, ang para sa akin po, ilaban mo pa rin. Dahil ang Diyos po ay nag-extend at
tumutugon pa rin sa panalangin. Pero eventually, darating ang time, hindi naman pwedeng mabuhay ang tao na hindi na natatapos, no? Maaring time na, at kapag ganun po, wala na tayong magagawa. Pero kung time na, at sinabi ng Panginoon ito, makakasiguro po tayo na siya ay pupunta sa langit. Amen. Okay, ano po yung una? Sumuko na. Pangalawa, huli na ang prayer mo. No? Babalikan ko lang kaunti ito. May mga time pa ulit-ulit, pabalik-balik sa isip mo na kumusta na kaya si nanay, si tatay? O kaya kumusta na kaya yung taong ito? Pabalik-balik sa isip mo, ang hindi mo alam, sinasabi ng Diyos sa'yo, ipanalangin mo na sila ngayon. Hindi sa susunod na buwan. Kasi sa susunod na buwan, baka huli na ang lahat. Amen. Okay. Ang isa po rito ay yung dito po sa babasahin natin, pero dadagdagan ko muna yung number 4 ay ito po yung mahirap sabihin sa mga tao. Alin? Number 1, sumuko na. Number 2, huli na ang prayer mo. Number 3, time na para kunin sila ng Panginoon. At number 4, hindi marunong manalangin. Ang isang bagay po, sabihin natin, ang katulad po ng mga pangangailangan natin sa buhay, yung pananalapi natin, no? Eh, hindi naman tumatanggi ang Diyos dyan. Ang kaligtasan, ang bautismo sa Espiritu Santo, kapag hiniling mo ang mga bagay na yan, ang sagot ng Diyos ay palaging oo. Hindi mo pwedeng lagyan ang prayer mo na, Panginoon, kung kalooban mo, ibigay mo sa akin ang bautismo ng Espiritu Santo, hindi mo matatanggap. Dahil ang mga bagay na yan ay dapat ipanalangin sa pananampalataya o prayer ng faith. Lord, salamat sa bautismo sa Espiritu Santo. Meron ka bang maririnig na prayer na, Panginoon, kung kalooban mo, pwede mo ako iligtas? No? Gusto ko ma-born again. Kung kalooban mo, pwede ako ma-born again. Walang ganun dahil hindi masasagot yung ganun. Dahil kalooban ng Diyos yan. Ang hinihintay ng Diyos ay yung kalooban mo. Kung gusto mo bang tanggapin ang binibigay ng Panginoon, kung gusto mo ba ang kaligtasan, kung gusto mo ba ang kasaganahan, kung gusto mo ba ang bautismo ng Espiritu Santo, ang kalooban mo ang hinihintay ng Panginoon, dahil ang kalooban niya ay okay na, hinihintay ka na lang niya. Ngayon dito sa number 4, ito ang medyo mahirap sabihin talaga sa tao. Alin? Yung kaya hindi nasagot ang prayer niya, kaya namatay, eh dahil hindi siya marunong manalangin. Kaya nga sinasabi po ng Panginoon sa atin na mag-aral tayo para alam natin ang pamamaraan ng Diyos, dahil ang pamamaraan ng Diyos ay iba sa pamamaraan ng tao. Halimbawa po, tingnan po natin dito sa Hebreo chapter 3. Mamaya ko babanggitin yung panglima dahil lima ito. Ang napakadakilang kaligtasan. Kaya nga, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Sa ibang translation, sabi niyang ganon, hawakan natin ang mga natutunan natin para hindi tayo matangay. Adrift, ang ibig sabihin po nito, no? Sa English na word ay yung adrift, ang isang barko po, kapag ka walang angkor, kapag hindi nagbagsak ng angkor, matatangay ng alon yan, maliligaw yan, mahihila siya. Ngayon, ang sinasabi po rito, ang hawakan nating mabuti ang mga natutunan natin, ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw o hindi tayo mawala, hindi tayo matangay. Ano pong ibig sabihin nito? Ang isang ibig sabihin nito, dapat ang mga Kristiyano nagpapatuloy. Okay, pakinggan niyo pong mabuti ito. Ang ibig sabihin nagpapatuloy, nag-aaral. Hindi tumitigil ang pag-aaral niya saan? Sa salita ng Diyos. Maari kasing pwede kang tumira sa school pero hindi ka napasok. O maari namang napasok ka pero hindi ka nag-aaral. Attend ka lang ng attend. May mga teacher po na ipinapasa ang mga estudyante kahit hindi nag-aaral, basta na-attend. Pero maaring pag-graduating pa nga ng teacher ito. Pero paglabas nila sa school, pagharap nila sa totoong buhay, kung hindi sila nag-aral, ang talagang mga examinations, ang mga exams, no? Hindi lang sa school, sa akademya na gaganap, kundi sa labas. No, sa mismong aktuwal na buhay. Kung hindi nag-aral ang isang Kristiyano patungkol dito, babagsak siya sa mga exams ng buhay.
Ano pong ibig ko sabihin? Oo, maaring nagtuloy-tuloy ang simba mo, pero nag-stop ka na na mag-aral. Hindi ka na nga nagbabasa ng Biblia o nananalangin. No? Isang bagay po ito na dapat nating iwasan. Dahil ang sinasabi po rito sa verse 1, patuloy tayo na panghawakan yung mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ulitin ko po, kailangan mong magpatuloy sa pag-aaral. Pakinggan niyo po yung mga katuruan po ng mga pang-araw-araw na Facebook live natin. Makinig ka lang ng makinig. Bakit? Ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ulitin ko po, maaaring nakatira ka sa simbahan, pero hindi ka na nagbubuklat ng Biblia. Hindi ka na nag-aaral. Pag-aralan mo kung paano manalangin. May 10 uri ng panalangin. Bawat isa ay sa bawat problema. Hindi isang prayer lahat masasakop mo. Sa katulad po nito, mag-a-abroad ka, hindi mo pwedeng sabihin na by faith, kine-claim ko na makakarating ako sa Iran o sa Iraq o sa Kuwait o kung saan pa man. No? By faith, hindi mo pwedeng sabihin yan. Ang panalangin riyan ay, kung kalooban mo, Panginoon, dalhin mo ko sa ganitong lugar. Ipinapaubaya mo sa Diyos. Pero pagdating naman sa kaligtasan o sabihin natin sa bautismo ng Espiritu Santo o sa mga material na bagay, ang sagot po riyan ay yung panalangin ng pananampalataya, by faith, Panginoon, salamat, tinatanggap ko na ito. No, hindi ko tatanggapin, kundi tinatanggap ko na, tanggap ko na. At doon, makukuha mo yung kahilingan mo. 10 uri ng panalangin yan at dapat po nating mapag-aralan ang lahat ng bawat isa yan. Alam niyo mga kapatid, katulad po sa yung prayer in the spirit, itong tongues, maaring magaling kang mag-tongues. Pero pag dumating sa iyo ang sakit at ang kahirapan, mahihirapan kang tulungan ng tongues. May iiwas ka ng tongues sa mga aksidente at maaring maiwas ka niya, no, excuse me po, maiiwas ka niya doon sa mga trahedya, yung sana masasaktan ka, mapapahamak o mamamatay ka, no? Mawawala ka, yung bigla ka na lang madidisgrasya. Matutulungan ka ng tongues riyan. May papanalangin mo ang kalooban ng Diyos. Pero pag dumating ang kahirapan, ang kailangan mo ay marunong kang mag-prayer sa faith. Kailangan mong matutunan ang mag-pray sa pananampalataya. Dahil ang prayer of faith ang kukuha ng mga pangangailangan mo. Yung prayer in the spirit, yun ang mag-iiwas sa'yo sa mga aksidente. Kaya kailangan po nating pare-parehas ang mga prayer na yan. May mga problema po na lagi mong iniisip, no? Na hindi mo na mabitaw-bitawan sa isip mo, hindi ngayon ihilingin mo sa Diyos na tulungan ka, pero kung hindi mo mabitaw-bitawan 'yan, hindi makukuha ng Diyos 'yan, hindi masasagot ng Diyos 'yan. Kailangan mong ipagkatiwala sa Diyos na kahit ikaw mismo sasabihin mo sarili mo, hindi ko naiisipin. Bakit? Kasi ibinigay ko na sa Panginoon. Anong klaseng prayer 'yon? Yung po yung prayer of consecration, prayer of commitment. Yung sinasabi niya na ipagkatiwala niyo ang lahat ng inyong kabalisahan sa Panginoon dahil siya'y kumakalinga sa inyo. Yung ikaw mismo, you refuse to think about it. No? Na hindi mo man lang isasagi sa thought life mo na ayoko nang isipin yan, ibinigay ko na sa Panginoon yan, at ngayon nasa Panginoon na masasagot na, maayos na, dahil ang Diyos na ang kikilos. Mas magaling mag-solve ng problema ang Diyos kaysa sa atin. Pero hindi lahat ng bagay ay makukuha ng prayer ng commitment. Minsan, kailangan ikaw ay may gagawin din. No? Ito po ay under po ng 10 klase ng panalangin. Ngayon, tinawag po tayo ng Diyos na pag-aralan yan. Paano ba ang gumaling sa sakit? Paano bang humingi ng pananalapi? No, may kailangan ko magbayad ng tuition fee, kailangan ko magbayad ng renta. Ito po yung mga bagay na ilalaban natin sa prayer. Alam niyo mga kapatid, yung pong pa-fundraising natin na ang liit-liit ng tinutubo ay isang channel lang yan para ma-actionan mo yung pananampalataya mo. Pero ang talagang panggagalingan yan ay ang Panginoon. Okay. So itong mga bagay po ito ay kailangan pag-aralan natin. At sabi nga niya rito, no, dapat nating panghawakang mabuti ang mga katotohanang narinig natin upang hindi tayo maligaw. Maaring nagsisimba ka pero nag-stop ka na sa pag-aaral. Pag dumating ang panahon,
darating ang bagyo, matatalo ka. Bakit? Kasi hindi ka marunong mag-pray. Sa verse 2, sabi niya, ang salitang ipinahayag ng mga anghel ay napatunayang totoo at ang bawat sumuway o lumabag dito ay tumatanggap ng kaukulang parusa. Kapag nagkaroon po ng pagkukulang sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po, sinabi ng Diyos dito sa Biblia, tinuruan niya ng pamamaraan niya paano bang mapagpala, paano bang gumaling, paano bang humaba ang buhay, paano bang sumagana, paano bang magkaroon ng pabor sa Diyos. Tinuro niya kay Moses, at ngayong alam na ni Moses, sinabi niya sa mga Israelita, at ang Israelita noon nakakita ng himala, nahati ang dagat, no? Nagkaroon sila ng pagkain karne, nagkaroon sila ng pang-araw-araw na pagkain sa disyerto na walang tumutubo, galing mismo sa langit, bumabagsak, bumubuhos ang pagkain. At ang pangako ng Diyos, pagdating mo doon sa lupaing ibibigay ko sa iyo, umaagos ito ng sa pulot at gata, no? Pulo, yung honey and milk, umaagos yan. Yun ang lalasapin mo ron. Sinabi ng Diyos ang pamamaraan niya, at nakita ng Israel ang mga himalang ito dahil alam ni Moses. At ngayon po, kailangan nating magpatuloy na mag-aral. Bakit kung hindi, darating po sa atin ang kaparusan. Actually, hindi po ito parusa, kung hindi ito yung bunga ng kapabayaan na hindi tayo nag-aral. Ituloy po natin. Sa verse 3, gayon din naman, hindi tayo makakaiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagan ang kaligtasan ito na napakadakila. No? Sabi niyang ganun, kung babaliwalain natin ang pagtuturong ito ng Panginoon, magkakadugtong yan, hindi yan iba-ibang topic. Kung babaliwalain natin ang pagtuturo na ito ng Panginoon, yung pag-aaral ng salita ng Diyos, yung patuloy kang nag-aaral ng salita ng Diyos, maaaring magaling kang magpakanta, maaaring magaling kang mag-sermon. Pero iba kasi yung alam mo, pagka andun ka na mismo sa problema, paanong lumabas? Pag dumating ka na ron doon sa may mga pangangailangan na, paano kang lumabas? No? Iba yung nag-aaral at iba yung nagpapakanta. Iba yung nag-aaral at iba yung nagsesermon. Iba yung nag-aaral at iba yung nagpa-follow up. Dahil pag dumating ang problema, no, ang makakatulong sa'yo ay yung nag-aaral ka. Sabi niya ganun, gayon din naman, hindi tayo makakaiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasan ito na napakadakila. Huwag nating baliwalain yung kaligtasan ibinigay sa atin ng Diyos. Anong ibig sabihin itong kaligtasan ito? Ang kaligtasan ito, dito po, ay kaligtasan sa langit, tama, pero kaligtasan din habang nandito ka sa lupa. Kaligtasan saan? Sa sakit. Kaligtasan saan? Sa kahirapan. Andito po yung sinasabi ng Diyos sa atin na huwag mong baliwalain, no? Kasi wala ka pa sa langit, nandito ka sa lupa. At ang kaligtasan ito ay hindi lang sa langit, kundi pati rito sa lupa. Kaya dito po tayo pupunta sa number 5. May mga tao po na nakakalungkot na pag pinag-pray mo, lalo na dito sa Rema, pag pinag-pray mo, hindi na pala mabubuhay, mamamatay na pala. Anong ibig ko sabihin dito? Kahit si Kuya Bert, kahit ako, may mga pinagpe-pray kami, pagkatapos namin pag-pray, kukunin na pala ng Panginoon. No? At sabi ko nga, doon sa isang simbahan natin, doon sa Zambales, yung mga nakapaligid sa kanilang mga bahay, ayaw magpa-pray sa kanila. Bakit? Kasi kapag nag-pray daw sila, namamatay na yung tao. Anong ibig sabihin nun? Kaya ba namatay kasi pinag-pray? Hindi. Kasi hinihintay na lang ng Diyos na masyeran ng mga taga-Rema. Ito po ang assignment, ito po ang isa sa mission na binigay ng Panginoon natin, na tayo na lang ang hinihintay at pagkatapos, kukunin na siya ng Panginoon. Hinadlangan ng Diyos yung kamatayan, pinigilan ng Diyos yung kamatayan hanggat hindi natin nasisiran. Dahil huli na para sa kanila ang ipag-pray, kaya ka pinadala ron para sa kaligtasan, hindi sa kagalingan. Isa po itong assignment na ibinibigay sa atin ng Panginoon na tayo na yung huling depensa. Tayo na yung huling gagamitin ng Diyos para sa kaligtasan ng taong ito. At kung ibabaliwala pa niya, sayang na. Alam niyo, meron pong isang nagtatanong po sa akin na, Pastor, nung pinag-pray po siya, bakit tinanggap naman niya ang Panginoon?
No, humingi siya ng tawad, humingi siya ng kagalingan. Pero bakit namatay siya? Hindi siya gumaling. Kapatid, ang isa po sa nakikita kong dahilan riyan, yan taong yan, minsan sa buhay niya ay dati nang nasiran. Yan taong yan, minsan sa buhay niya ay dati nang nabahagi na ng salita ng kaligtasan, pero binaliwala niya. At ngayon, huli na ang lahat. Oo, ilalaban natin. Dapat lang nating ipanalangin. Mga pastor, wala pong miyembro natin ang kukunin ni Lord nang hindi muna natin malalaman. At bago natin, bago yan, kunin ng Panginoon, may pagkakataon tayong ilaban. Ulitin ko po, bakit hindi na tumalab yung prayer sa kanya na mabuhay? Ang isa po sa sagot ng Biblia, minsan sa buhay niya, nasiran na yan. Minsan sa buhay niya, nabahaginan na yan ng salita ng Diyos. Pero ano nangyari? Binaliwala niya. At ngayon, ang kaligtasan na lang niya, ang magagawa ng Diyos para sa kanya. Naalala ko po yung isang time na meron pong lumapit sa akin na isang miyembro na masama ang loob at medyo galit sa Diyos. Sabi niya, Kuya Boy, hindi pa ako pastor noon. Sabi niya, bakit hindi sinagot ng Diyos yung panalangin ko? Tinanong ko, ano ba ang panalangin mo? Nung sinabi po niya sa akin, sabi ko, may kabigatan. Mahirap ipag-pray yung hinihiling mo. Mahirap ipag-faith yung hinihiling mo. Ngayon, sabi niya, hindi ba walang imposible sa Diyos? Oo, sa Diyos walang imposible. Pero sa iyo, meron. Kaya mo ba? Naniniwala ka ba talaga na yung hinihiling mo ay ibibigay ng Panginoon? Sana, yun ang sagot niya. Ibig sabihin, wala siyang pananampalataya. Kasi kung may pananampalataya ka, walang imposible sa iyo. At maaring sinabi pa niya, no? Maaring sabihin mo na hindi ba sa Diyos ay wala namang huli o nothing is too late sa Panginoon? Oo, sa Diyos, walang late. Pero sa iyo, ikaw ay late na. No, kung ngayon ka palang mag-aaral at ang laki-laki ng ipagpe-pray mo, mahihirapan tayo dyan. Eh, anong gagawin mo? Yun ang time na hihingi ka ng tulong sa mga kasama mo. Nalala ko po yung nangyari sa kanya. Sabi ko, mabigat ang prayer mo. Ngayon, medyo galit na siya sa Diyos. Ngayon, tinray ko pong ipaliwanag. Sabi ko, ilang taong ka na dito sa Rema? Sabi niya, magtatatlong taon na. Tatanungin kita, maging honest ka. Ilang taon ka nag-aaral ng pananampalataya? Ilang taon, gaano kahaba yung ibinigay mong pag-aaral sa pananampalataya at panalangin? Sabi niya, honestly, Kuya Boy, wala, hindi ako nag-aaral. Parang 6 months lang ako na nagbabasa-basa at hindi ko pa nga tapos ang Bible. Yun ang problema. Ang laki-laki ng problema mo. No? Tapos, yung natapos mo ay hindi sapat para kayanin ang mga problemang ito. Ano pong iniisip ko, sinasabi ko? Iniisip ko po ngayon sa isang tao na sabihin natin, paulit-ulit sa elementary. No? Ang elementary noong unang panahon hanggang grade 6 lang. Paulit-ulit siya at inabot na niya 12 taon na siya sa elementary. Ngayon, sabihin natin, okay, kahit 12 years na siya nag-aral, no? Pero elementary pa rin. Ngayon, bibigyan mo ng problema sa algebra. Bibigyan mo ng problema sa calculus. Bibigyan mo ng problema sa mga Fourier transform o kaya yung mga identity sa trigonometry na yung mga parang incheck na ang sulat ng mga formula. Kaya ba niya solvein yung mga problema ngayon? Hindi. Kasi dapat nakapasa na siya sa elementary, nakarating na siya sa high school at papunta na sa college kung 12 years siyang nag-aaral. Noong unang panahon yan, ang tinutukoy ko, ngayon may K-12 eh. No? Hindi ko alam kung natanggal na o hindi pa. Pero yung mga problemang dumating sa kanya ay pang mga matatagal na. Pero ito, dahil sa hindi siya nakapasa-pasa, hindi siya nag-aral, ngayon sa problema ng buhay, sa exam ng buhay, bagsak siya. Naalala ko po yung isa pong elder na nakikita ko po yung kanyang kayabangan, no? Pasintabi po, na kaya natin to. No? Ngayon,
inoobserbahan ko siya. At minsan lumapit ako sa kanya at sabi ko, Brother Elder, ko ako sa inyo, pag-aralan niyo po yung tungkol sa faith. Bakit? Kasi malay po natin, baka dumating po yung sakit sa atin pagdating ng panahon o halimbawa ng cancer, para kaya nating labanan ito pag dumating. Alam niyo po, nagalit siya sa akin. Pinilit ko pong sabihin to sa maayos na paraan, no? Pero binaliwala niya ako. Ang sabi niya, ay, wag mong sabihin sa akin yung cancer-cancer na yan, dahil hindi ako bibigyan ng Diyos ng cancer. Sabi ko, eh, bakit naman? Ba't niyo nasabi yan? Dahil alam ng Diyos, hindi ko pa kaya. Ay, ang sabi ko, eh, kailan niyo po kakayanin? Kasi ang mga bagay na to, sinasabi sa atin ng Diyos, no? Eh, paghandaan ng mga bagay na ito. Sabi niya, hindi ako bibigyan ng Diyos ng cancer dahil alam ng Diyos na hindi ko kaya. Mga kapatid, hindi ka bibigyan ng Diyos ng hindi mo kaya. Pero ngayong 12 years ka na nag-aaral, eh dapat kaya mo na. Nakakalungkot man, ang elder pong ito ay namatay sa cancer. Hindi po kinaya ng pananampalataya niya na dapat sana ay kaya na niya. Sabi nga rito ng Biblia, sana nga mga guru na kayo, pero hanggang ngayon ay kailangan pa rin kayong turuan. Sana nga kaya nyo na ang mga bagay na to, pero hanggang ngayon ay gatas pa rin ang iniinom nyo, hindi nyo kaya ng karne. Dito po nagkakaroon ng pagkukulang ang mga Kristiyano. At naalala ko po yung isang time dito po sa kay Kenneth Hagin, no? Yung anak po niya, no, si Kenneth Hagin Jr., yung anak niyang lalaki. Nung bata po ito, nagkakaroon po ito ng sakit, simpleng prayer lang ng tatay niya, si Kenneth Hagin, nagaling. Yung pong nagkaroon po ng beke itong bata, eh 45 minutes lang pinag-pray ni Kenneth Hagin. After 45 minutes, wala na yung beke. Usually 2 weeks yan bago mawala. Yung mga simple-simpleng sakit at kahit na yung malalalang sakit dito sa mga batang ito, eh simpleng prayer lang ng tatay. Nagaling. Bakit? Kasi kaya pang buhatin nung magulang yung anak niya pagdating sa bagay na yan. Pero eventually, darating ang time, kailangan itong si Kenneth Hagin Jr., itong anak niya, ay marunong nang mag-faith mag-isa, na hindi na siya aasa sa iba. At dumating po ang pagkakataon yan, nung siya po, ito pong batang ito, ay nagkaroon po ng infection sa tenga. Ngayon, pinadoktor po nila, at ang sabi po nung doktor, na-discover niya na ito pong anak ay nagkaroon ng punjay sa tenga. Anong ibig sabihin ito? Nagkakaroon ng lumot, no? Nilulumot yung tenga niya. Eh ngayon, ito pong si Kenneth Hagin Jr. ay napakahilig mag-swimming at sumasali siya sa mga contest ng swimming. Eh di siyempre, malalagyan ng tubig yung tenga niya. Kaso, nung nagpa-doktor po sila, ang sabi ng doktor sa kanya, matitigil ang sakit na yan kung hindi niya mababasa ang tenga mo. Ibig sabihin, hindi ka na pwedeng mag-swimming kahit kailan. Ngayon, nung alam na nila, nagpa-pray siya sa tatay niya pero hindi na gumagaling. No, pinilit nila ulit ipag-pray, kaso yung tenga niya hindi na gumagaling. Ngayon, ang sabi ng tatay niya, anak, halika rito, mag-usap tayo. Noong bata ka, pinagpe-pray kita, palagi ka nagaling. Pero ngayon, hindi ka na nagaling. Ibig sabihin, kailangan mo nang mag-faith mag-isa. Kailangan mo nang kargahin yan sa sarili mong pananampalataya. Ngayon, dahil itong bata naman ay natutunan niya mula sa tatay niya at natuto sa kakapakinig ng mga sermon ng tatay niya, si Kenneth Hagin Sr., ay nag-faith siya. At simpleng pananampalataya lang. Sabi niya, Panginoon, sinabi ng iyong salita na sa pamagitan ng mga latay mo, ako'y gumaling. Kaya ang sakit na ito sa tenga ko, itong punjay na ito, itong lumot na ito, ay wala na, magaling na ako. At pagkatapos po niyang mag-pray, hulaan niyo saan siya dumiretso? Sa swimming, no? Sa swimming pool. Nag-swimming siya at nandun, tumalun siya. Sabi niya, nung nabasa yung tenga niya, napakasakit, sabi niya ganun. Pero sabi niya, hindi ko titingnan yung sakit, ang titingnan ko ang salita ng Diyos dahil magaling na ako. Ano po ang nangyari? Ito pong anak niya ay kumaling, yung sakit na wala. Hindi ko po sinasabi sa inyo, ina-advise sa inyo ang ganitong klase ng pananampalataya na
malabo ang mata mo, ngayon babasagin mo na yung salamin mo, hindi ko po sinasabi yun. Tapos magdadrive ka, eh mabuti na lang bawal lumabas, no? Bakit? Kasi ito pong si Kenneth Hagin Jr. ay tuloy-tuloy ang pag-aaral. Develop ang faith niya. At nung time na kailangan lang niyang mag-solo, mag-faith sa sarili niya, madali niya nagawa ito kasi tuloy-tuloy siya na iwasan niya ngayon ang parusa o yung bunga ng pagkukulang sa pag-aaral. Kaya, ang ina-advise ko po sa inyo, mag-aaral po tayo. No, pag-aralan natin, makinig po tayo sa mga live natin para ma-encourage, paulit-ulit na encourage na makakarinig po kayo ng mga kwento ng mga pastor, mga himala, yung mga nangyayari, paulit-ulit mo pakinggan yan hanggang sa mamaya sasabihin mo, kaya ko na, malakas na. Ano ibig sabihin nun? Yun ang time na masasabi natin ang pananampalataya mo ay activated na. No, hindi yung minsan mo lang narinig, lusob kagad, matatalo ka. No, kailangan magkaroon ng time na ma-develop ang pananampalataya sa puso mo, tsaka mo ito palabasin sa bibig mo, makikita mo ngayon sa katawan mo na magaling ka na. Actually, di mo na nga kailangan magpa-pray kasi ang sabi niya, kung sasabihin mo sa bundok na ito, walang prayer doon. Umalis ka riyan, tumalong ka sa dagat, no, walang prayer doon. At maniniwala siya sa lumalabas sa bibig niya, walang prayer doon. Matatanggap niya yung sinabi niya. Walang prayer doon. No? Doon lang sa na nasa heart mo na develop yung faith, pinalabas mo sa bibig mo, ay may kakayanang magpalayas ng bundok. Amen. No? Yung verse 24 lang, ang prayer. Pwede rin mag-pray. Pero sa verse 23, kahit hindi ka mag-pray. Amen. Okay. Ngayon, meron naman yung isang tao po na kinukwento ni Kenneth Hagin. Isa pong babae ito na nagkaroon po siya ng sakit at na pinatawag po si Kenneth Hagin ay pag-pray. At pagkatapos po niyang pag-pray, eh gumaling po yung babae. Ngayon, after 7 years, nagkaroon ulit ng sakit itong babae. No, hindi na katulad nung dating sakit, ibang sakit naman. Pero after 7 years, ngayon, pinatawag ulit si Kenneth Hagin. At nung ipagpe-pray na, nung ilelehensa ni Kenneth Hagin, nakarinig siya ng boses. At sabi po ng boses, huwag mo na siyang ipag-pray, mamamatay na siya. Eh sabi ni Kenneth Hagin, Lord, bakit? At ito po ang sabi ng boses ng Panginoon kay Kenneth Hagin. Binigyan ko siya ng 7 taon para mag-aral, pero wala siyang ginawa. Ngayon, hindi kaya ng pananampalataya niya at hindi na rin siya makakarga ng pananampalataya ng iba, mamamatay na siya. Ulitin ko po, ang sabi po ng Panginoon kay Kenneth Hagin, binigyan ko siya ng 7 taon para mag-aral, pero wala siyang ginawa. At dito po, sa Proverbs chapter 1, no? Sabi niyang ganun, dahilan sa hindi ka nag-aral, kinawayan kita, tinawag kita, tinatawag kita, pero hindi mo pinansin yan. Napakalungkot po nang nakalagay dito. Dahil hindi mo hinanap ang aking salita, yung wala kang ginawa. Oo, maaring nagsimba ka. Maari nga na sumama ka pa sa choir kung may choir ang simbahan nyo. No, maaring sumama ka pa sa soul winning. Pero ang sabi po ng Biblia, dahil sa hindi ka nag-aral, pag dumating sa iyo ang kalamidad, nakakalungkot po, nakalagay dito, basahin nyo na lang, tatawanan kita. Darating po ang kalamidad. Tulad po sa mga lumalabas dito, yung apoy, no? Yung trahedya, yung bagyo ng buhay. Sabi niya, darating sa iyo ang bagyo ng buhay. Babayuhin ka nito. Pero dahilan sa pinabayaan mo, ang aking salita, hindi ka nag-aral, tatawanan kita. Nakakalungkot. Nakakalungkot. Pero sabi niya, ngunit sa verse 33 ng Proverbs chapter 1, chapter 1 pa lang ng Proverbs ito, ah. No, ang dami pa siyang sinasabi riyan. No, chapter 1, verse 33. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, malayo sa katakutan. Pagka may nangyari, hindi ka takot. Bakit? Alam mo na kung paano lumusot. Alam mo na kung paano ipag-pray.
pag dumating ang ganitong trahedya, ganitong bagyo, ganitong kalamidad, ganitong problema, ganitong pagsubok, ganitong kaguluhan, hindi ka matatakot. Bakit? Kasi alam mo kung paanong ipag-pray. At magkasama kayo ng Panginoon, natatalo rin. Dahil sabi nga niya, hindi kita iiwan. Oo, mapapakiusapan natin ang Panginoon. Totoo yan, na pwede niya i-extend ang buhay mo. No? Marami po kung alam na ganyan, na minsan pagpe-pray ko, makakarinig po ako ng boses na hindi na siya mabubuhay. Bakit? Ito na yung katapusan ng extension. Ito na yung huli ng extension. Maririnig ko yun. Pero for the sake of courtesy, pagpe-pray ko pa rin. Pero alam nyo, lalabas ako rin sa pinto na alam ko, huli na. Eh, pwede pa sana nating maiwasan. Bakit? Kasi ayaw ng Diyos ang ganyan. Ang gusto niya, yung binigay na haba ng buhay mo, ay makonsumo mo. Hindi yung maputol ka sa gitna. No? Hindi yung kapusing ka pa ng 10 taon. Ang binigay ng Diyos sa atin, eh yung, sabi nga ng Biblia, 70 to 80 years ang buhay ng tao, at kung di ka pa satisfied, magpatuloy ka pa. Pero, marami pong basihan para makarating tayo riyan. Gawin natin yung tama, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. At ang sino man na nagtitiwala sa mga katuruan ito, sa salita ng Panginoon na ito, no, sa mga sinasabi ng Panginoon na ito, ay hindi mapapahiya. Kaya nga mga kapatid, no, ay masarap po ang Bible study, masarap ang fellowship, masarap yung magkakasama kayong lahat. Pero iba pa rin yung nag-aaral ka sa bahay nyo, no, at kahit doon sa simbahan, i-dibdibin mo ito. Bakit? Darating ang panahon, kakailanganin mo to. Darating ang exam ng mga buhay, darating ang mga pagsubok ng buhay, at kapag dumating ito, pero nag-aral ka, siguradong makakapasa ka. Pero paano na ngayon, sabihin natin, kung hindi ka nakapag-aral at dumating na sa iyo ang trahedya? Nandyan po ang church. No? Andito po tayo. Magtutulungan tayo. Dahil ang Diyos po, hindi naman mahirap kausapin. No, magtutulungan tayo. Yan ang dahilan na may church. No, makikiusap tayo sa Panginoon. Ngayon, sabi niya, may nagtayo ng bahay sa buhanginan. Dumating ang bagyo, dumating ang malakas na hangin, nagibayan. Pero yung nagtayo ng bahay sa batuhan, dumating ang bagyo, dumating ang malakas na hangin, pero nananatiling nakatayo. Yung time na may bagyo, hindi yun ang time na magtatayo ka ng bahay. Kailangan mo makisilong sa tulong ng iba, sa pananampalataya ng iba. Eh, ang Diyos po ay hindi mahirap kausap, at siya ay palaging sumasaklolo. Pero may mga bagay po na ayaw nating anihin kasi nagkulang tayo. Kaya mga kapatid, paalala ko po sa inyo, maging masipag po kayong manood ng mga lives natin, mag-aral ng Biblia, basahin mo yung Biblia, tapusin mo, dahil mag-review ka, dahil darating ang exam. At ang mga papasa ay yung mga nag-aral. No? Hindi na po natin mababasa yung kabuuan ng Proverbs. Pag-aralan nyo na lang po. Tingnan natin kung itutuloy natin to next Sunday, kung ano pong kalooban ng Diyos. No? Lord, tinataas ko po sa iyo ang mga nanonood. Dalain ko, Panginoon, na katulong ang bagay na ito, ang salitang ito sa mga nakikinig, at dalain ko, Panginoon, na magising kami na kailangan namin mag-aral at panghawakan ng salita mo, at huwag namin baliwalain ang kaligtasang ibinigay mo sa amin. Nataas ko po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen.